Inaasahan na ang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya na manggagaling sa mga bus terminal sa Cebu City ngayong mahal na araw. Makakasama natin si Alan Domingo ng GMA Regional Team Balitang Bisdak upang bigyan tayo ng update live. Alan. Yes, Sarah, unti-unti na nagsipagdatingan ang mga pasahero dito sa Cebu South Bus Terminal na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Pero inaasahan ang mabigat na volume ng mga pasahero mamayang hapon, lalo na't idiniklara ng Malacañang sa mga government offices na half-day ang trabaho sa mga kawani ngayong araw. Tinatayang aabot sa 15,000 hanggang 30,000 na mga pasahero ang dadaan dito sa terminal sa Semana Santa. Sinisigurado naman ng pamunaan ng terminal na may sapat na bus na masasakyan ang mga pasahero at bukas ito 24 oras. Maayos naman ang pagpapatupad sa ticketing system sa loob ng terminal para iwas siksikan sa mga pasahero. Mahigpit naman ang seguridad ang ipinapatupad ng CSBT katulong ang PNP, LTO at LTFRB. Alinsunod na rin sa upland biyahing ayos ngayong mahal na araw. Mayroong nakatalagang help desk na malalapitan ng mga pasahero. Sinisigurado naman ang LTFRB at LTO ang roadworthiness ng mga bus na bebiyahe para siguradong ligtas ang mga pasahero. Higit sa lahat, mahigpit na pinagbabawal ang overloading ng mga pasahero. Sara, nakatakdang mag-ocular inspection si Cebu Governor Gwen Garcia kasama ang mga PNP officials dito sa Cebu South Bus Terminal maya-maya lamang. At yan ang latest mula dito sa Cebu City. Sara. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak.